Magandang araw po sa ating lahat, mga ka-farmers. So, welcome back sa channel natin, Beams TV. So, ngayong araw ay pag-usapan natin. At update ko kayo, mga farmers, sa ating alaga mga broiler chicken ni ka, 9 days nila ngayon. At isang mainit talaga na panahon ngayon, mga farmers, no? So, ano nga ba yung gagawin natin pag mainit yung panahon? Yan yung topic natin. So, marami kasing pwedeng mangyari sa ating mga alagang sisiw pag mainit ang panahon. Unang-una ay may heat stroke yan sila. No? Heat stroke yung ating mga alagang sisiw at mamamatay. So, pangalawa ay inom lang talaga sila yan ng tubig. Mga farmers, so pag nag-brooding tayo ng ating alagang sisiw, yung time po o ilang days po ba natin ibubrooding yung ating alagang mga sisiw. So, sa atin kasi mga farmers ay 1 to 14 days pag malamig yung panahon. So, yan yung pag-brooding natin. So, pag mainit yung panahon ay 1 to 9 days lang. So, ngayon, ika 9 days sila. So, tinanggal na natin yung takip nila dito. Harang para sa kanilang ventilation para hindi siya masyadong mainit. Kasi hinihingal talaga sila. So actually 7 days pa lang sila hinihingal na sila, no? Kasi sa sobrang init talaga na panahon. At hindi naman natin pwedeng tanggalin talaga yung sahig kasi nga 7 days pa lang sila. At saka pag gabi ay malamig naman, so hindi na nakakayanin yung lamig. So kasi pag tinagal natin yung sahig na to, saka screen na lang yung natira, so yung lamig ay tataas. So, hindi nila kakayanin yun kasi medyo bata pa sila, 7 days old. So, mga 10 days, bukas, tatanggalin natin itong sahig na to. Para kahit gabi, ay maka-withstand na sila sa kanilang temperature, no? So, yun yung gagawin natin, mga farmers. So, pangalawa, pang tatlo, dapat may electric fan tayo. Yun yung gagawin natin. Meron tayong dapat na supply ng kuryente, tapos may electric fan tayo para malamigan yung ating alagang sisiw. Kasi mahirap na pag namatayan tayo ng sisiw ay yun din yun ay nasama din natin sa budget, no? Ay lalo pa pag malaki na yung sisiw, so medyo pangit yun, magagastosan tayo, lugi tayo ng mga farmers. So dapat sa titingnan din natin yung ating mga sisiw kung merong mga sakit o kung merong mga napilay, ganyan yan, mga farmers. So meron tayo dito napilay, so hindi ko papakita sa inyo, baka iano tayo ng YouTube kasi nadaganan ng ating sisiw, sila mismo yung nagdagan. So yan, kailangan natin mga farmers na maging mapagbatsyag sa ating mga sisiw. Alam natin dapat kung paano alagaan, kung paano yung tamang pagmasid, no? Para hindi tayo mamatayan, lalo ngayong mainit yung panahon. Grabe. Kahit yung tao nga ay night stroke, lalo pa yung mga sisiw, no? So, yan. Dito yung ating tubig ay meron ding dextrose powder. Dextrose powder pa rin yung ating tubig. So, maganda. Ito na ang ating sisiw, mga farmers, yan na. Ika 7 days sila. Yan din ang ating sisiw. Ito na. Ayan. So, yan. So, medyo maganda na yung klase, mga farmers, no? Yan. So, kasi yan ako, may tumutugtog sa kabila eh. Yun. So, yun lang, mga farmers. Dapat natin gawin pag mainit yung panahon. So yun, magandang araw sa inyong lahat. God bless us all, mga farmers.